God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Mapapansin ninyo yung Ebanghelyo, mga minamahal na kapatid, ay karugtong ng mga pagbasa halos 6 na linggo nang nakakaraan. Ito ay ang tungkol sa eternal life, ang walang hanggang buhay, ang tinapay ng buhay na hindi mapanipaniwalaan ng ilang mga tagasunod ng ating Panginoon. At ngayon, nasa punto na talaga na tinanong ni Jesus ang kanyang mga apostoles, kasi yung ibang mga alagad niya ay tumalikod na at hindi na sumama sa kanila. At tinanong ang kanyang mga apostoles, ibig din ba ninyong umalis na? Ayan. So kaya hindi binabago ni Jesus ang kanyang paninindigan. Sinabi niya, ito ang aking katawan. Ito ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang kumain ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na galing sa langit. Kung ayaw niyong paniwalaan, umalis na kayo. So kaya, ang Katoliko ay patuloy na ito ang kanyang itinuturo na si Jesus ang walang hanggang buhay at ang tinapay ng buhay ay iniwan niya sa atin sa pamagitan ng banal na misa, ang tunay at katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Iyon yung mga paksa nung nakaraang 6 na linggo. Isang chapter po ito. Ang pangungusap ay umaabot ng 70 pangungusap verses halos. Biro mo, 70 mahigit. Pero ngayon, gusto kong ituon natin ang ating sarili sa unang pagbasa at ikokonekta natin to sa Ebanghelyo at doon sa ikalawang pagbasa. Mga minamahal na kapatid, merong tinutukoy dito na isang tao, binanggit ang pangalan niya ay Josue o sa English ay Joshua. Siyang humalili kay Moises. Magandang makilala natin itong si Josue o si Joshua. Ito pong si Joshua, mga minamahal na kapatid, bata pa lamang siya, 20 years old, pa lamang siya, ay kasama na siya ni Moises, pero doon siya ipinanganak sa Ehipto. Nakita niya ang pag-aalipin ng Ehipto sa kanila at kung paano pinapatay ang kanilang mga kamag-anak, mga kababayan. At kitang-kita ni Josue ang mga pangyayari. At yun nga, inilabas ni Moises ang mga taong mga Israelita, medyo may katigasan, talagang matigas ang kanilang ulo. Sila'y mga uncivilized, sila'y mga alipin, mga primitive people. Kaya wala pa silang mga batas, wala pa nga moralidad na matibay, wala pa silang pinangahawakang mga magagandang ugali o values na tinatawag. Kaya sila ay mabilis mag-init ang ulo, mabilis magtaksil, mabilis ipagpalit ang kanilang mga nakamtang na magagandang bagay. Mabilis makalimot, no?
Kaya talagang may problema si Moises. At si Moises, inilabas niya nga ang mga Israelita doon sa lugar na iyon ng Ehipto, at nakarating sila doon sa disyerto, sa ilang. Doon hirap na hirap si Moises, sa kanyang katandaan ay talagang siya ay minsan nagsasawa na sa mga taong ito. Pero laging siyang nagsasabi sa Panginoon, maawa po kayo sa inyong bayan na inyong iniligtas, na ipinangakuan na dadalhin sa lupang pangako. Ganon, nakakaawa si Moises. Minsan isang araw, dahil sa tigas ng ulo ng mga tao, sabi kasi ng Panginoon, ipalo mo ang iyong baston ng isang beses doon sa bato at lalabas ang tubig. Dahil sa inaaway siya ng mga tao, dahil sa inis niya, ipinalo niya ang baston ng maraming beses at nagalit ang Diyos sa kanya kasi hindi siya sumunod. Ipinakita niya ang kanyang galit. Ano ang problema doon? Kasi kinakatawan ni Moises ang Panginoon, ipinakita niyang siya'y magagalitin, ipinakita niyang siya'y walang pasensya, kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ka na makakapasok sa lupang pangako. Hindi ba masakit yon? Nagawa mo yon dahil kasi sa mga taong matitigas ang ulo? Di ba? Kawawa naman yung mga leaders, katulad halimbawa sa gobyerno ngayon, di ba? So, nagagawa nila minsan ng malaking corruption dahil gusto nilang bahagi na ng corruption ang ibang mga tao. Di ba? O piniplease nila ang kanilang mga kaibigan. Kaya kung tinitingnan natin ngayon, yung nangyayari sa mga Duterte, di ba? Dahil kasi talagang mga kaibigan nila at kamag-anakan ang nakinabang. At yun, ganun ang nangyari. Sinisisi si Moises sapagkat hindi niya ipinakita ang kabanalan at kabutihan ng pagiging leader. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, papalitan na kita. Si Josue na ang papalit sa iyo. Kaya naging commander-in-chief si Josue upang lusubin ang isang napakalaking lugar. Ano itong lugar ngayon? Yung Israel ngayon, yung Gaza, yun, yung Babylonia, yan ang lugar na yan. Ang hanggang ngayon, problema pa. Okay? So, yan po ang nangyari. Sino si Josue? Isang matatag na leader, isang humble at matalinong leader. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, gabayan mo ang aking bayan, ilid mo sila doon sa lupang pangako. Sundin mo ang mga batas na ibinigay ko kay Moises, hatiin mo ang mga lupa para sa kanila, pero ang hinati-hati na yung lupa hanggang ngayon, naggegera pa sila. No? Kasi hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos, hinati-hati na, nag-aagawan pa rin sila ng lupa. Yun po ang mga pangyayari sa Gaza, Iran, Iraq. Yan po, Saudi Arabia. Yan ang mga pangyayari nung hanggang ngayon, karugtong ito ng problema. Anong nangyari? Nung dinala na ni Josue, naging matagumpay sila sa pagsakop sa lugar na iyon. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, nang mamamatay na si Josue, 110 years na siya, 110. Ito ang kanyang sinabi sa unang pagbasa kasi nakikita niya yung problema. Gusto niya,
paalala sa mga tao noong araw tayo ay inalis ng Diyos sa pagkaaliping. Ginabayan niya tayo, pinakain tayo ng tinapay habang tayo naglalakbay. Pinakain niya tayo ng karne at binigyan ng tubig, iniligtas at inilagay dito sa lugar na ito. Pero mga kababayan, yan ang sinasabi ni Josue, ang daming mga taong nakapaligid sa inyo, tiyak kayo ay mahahawa sa kanila at iiwanan ninyo ang Diyos. Alam ni Josue na maikli ang pagtanda ng mga taong ito. Madali mahawa. Diba, katulad ngayon, ang daigdig, madaling mahawa. Hindi po ba? Merong mga tao ngayon sa United States, yung grupo ng LGBT, ay hindi na sila naniniwala sa Diyos at nakakarating na yung mga ganitong mga katuruan ngayon. Hindi naman lahat siguro ng member ng LGBT, pero nakita natin sa Pransya, hindi po ba? So, sa Pransya, ipinakikita nila ang kanilang di pagkilala sa Diyos, ang pagsalansang nila sa pangalan ng Panginoon. Kaya ito yung pinag-aalala ni Josue. Alam ko, mahihina kayong mga taong, yan ang sabi ni Josue. Alam ko, tatalikdan ninyo kagad ang Panginoon. Pag nandito na tayo sa lugar na ito at nahawa na kayo ng mga taong ito, sasamba na kayo kay Baal, hindi nyo nasasambahin ang Diyos na nagligtas sa inyo, na lumikha sa atin, na nagbigay sa inyo ng lupain. Yun ang sabi ni Josue. Sabing ganon, sumagot ang bayan. Ito ang sagot nila. Wala kaming balak talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon nating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Pero itong mga taong to, sinabi nila yan. Pero mga ilang panahon, iniwan nila ang Diyos. At yung iba ay naging Muslim. So kaya makikita mo itong pangungusap na ito, itong tanong na ito, sino ang inyong pipiliin, saan kayo maglilingkod? Ito rin ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Anong sinabi ni Jesus? Ibig din ba ninyong umalis? Kasi meron ng umalis kay Jesus, tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya nagtanong siya, ibig din ba ninyong umalis? Ano ang sagot ni Simon Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Kanino po kami pupunta? Isang magandang tanong ito. Saan ka pa pupunta? Anong Diyos pa ang pupuntahan mo? Tayo, mahilig tayong magtaksil. Palipat-lipat ng relihiyon. Palipat-lipat ng asawa. Ilang beses na ba tayong nang iwan ng mga taong minamahal natin? Gaano ba tayo kasalawahan?
Minsan sa organization, pag may nakaaway ka doon, lipat ka na naman. Wala ka nang ginawa, kundi tumakbo ng tumakbo. Pag hindi mo gusto ang isang simbahan, lilipat ka doon sa isang simbahan na kung saan hindi ka kakilala ng pari at hindi mo rin siya kakilala. Kaya ang tanong sa atin, gaano tayo kasalawahan? Mga kabataan, tanungin ninyo ang sarili ninyo, gaano ba kayo kasalawahan? Ilang beses ba kayong nagpapaiyak ng inyong mga girlfriend at boyfriends? Ilang beses ba ninyong pinaglaruan ang isang babae o ang puso ng isang nagmamahal? Minsan, naglilingkod pa tayo sa Panginoon, pero tayo ay mga taong salawahan. Kaya nga sinabi sa ikalawang pagbasa, mga babae, mahalin ninyo ang inyong asawa. Magpailalim kayo sa kanila. Mga lalaki, mahalin ninyo at paglingkuran ang inyong asawa. So makikita natin din sa buhay natin na meron tayong ganyang pagkatao, hindi lamang sa pagtrato sa Diyos, kundi sa pagtrato natin sa ibang mga tao. Ako, karanasan ko, meron akong mga tao, mga kaibigan, na gawa ng mabuti, pero ginawan pa rin ako ng masama. Kayo, tanong ko sa inyo, meron ba kayong mga ginagawa ng masama? Kahit na gumawa na ng mabuti ang inyong kapatid, ang inyong kaibigan. Yan ang mga tanong sa atin ngayon. Pangalawa, sabi ni Pedro, nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So saan tayo pupunta? Siyempre kay Jesus lamang. Sapagkat siya ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, naniniwala kami, sabi ni Pedro, at ngayon natitiyak namin, kayo ang banal ng Diyos. Kaya ang tanong natin sa ating sarili, kailan ka pa magiging tapat sa Diyos? Kailan ka magpapahuli sa Panginoon? Kailan ka pa magiging seryoso sa iyong relasyon sa Panginoon? Minsan, nagpupunta tayo sa simbahan hindi dahil kay Kristo. Nagpupunta tayo sa simbahan dahil sa barkadahan. Diba? Nagpupunta ako dyan sa simbahan kasi nandyan ang girlfriend ko. Nandyan ang boyfriend ko. Nagpupunta ako sa simbahan dahil hindi ko maiwan-iwanan ang aking mga kasama sa choir. Hindi ko lang sinasabi yung choir ng kabataan. Diba? Ang mahalaga ay yung choir, hindi si Jesus. Diba? O mga epata, kaya ako nagpupunta dyan dahil libangan ko yan. Kailan tayo matututo ng ating pinaglilingkuran ay ang banal na Diyos? Sabi ni dito, naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal na Diyos. Kaya ka nagsisimba. Kaya ka naglilingkod sa Diyos. Kaya yung tatlong rason ni Pedro,
Panginoon, saan kami pupunta? Wala kaming mapupuntahan. Baka kung aalis kami dito, mapupuntahan namin ang kasinungalingan. Mapupuntahan namin ang kasamaan ng buhay. Mapupuntahan namin ang demonyo at ang impyerno. Pangalawa, nasa iyong salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ikaw ang katotohanan. Ikaw ang walang hanggang buhay. At pangatlo, ikaw ang banal na Diyos na lumikha sa akin, na nagbibigay ng buhay. Lumikha sa daigdigan. At ikaw ang aking daratnan pagkatapos ng aking buhay. Kaya ang ganda-ganda eh, sa Old Testament pa lang, kay Joshua pa lang, tinatanong na ni Joshua, ni Josue, sino ang paglilingkuran ninyo? Ako at ang aking pamilya, paglilingkuran ko ang Diyos. Sino ang paglilingkuran nyo? Politiko. Sino ang paglilingkuran nyo? Sa inyong buhay, Diyos lamang ang may karapatang paglingkuran siya. Ganon din sana tayo. Yun yung pinakarason kung bakit tayo nagsisimba. Kung bakit tayo naniniwala sa Diyos. Wala kang pupuntahang iba, kundi Diyos lamang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa kataimikan ng ating puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Tas natin natin mga kamay, alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang sama ko. Iham natin ang awitin. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Panginoon naming Diyos, talaga palang inahanap mo sa amin ang paglilingkod sa iyo, ang katapatan at tunay na pagsamba sa iyo. Hindi kami pwedeng magmistula at mamalaging nasa gitna lamang o malagihay. Kami dapat na masidhi ang pagkagusto na ikaw ay mahalin at paglingkuran. Hindi pala pwede
na pag may problema lang kami, tsaka lang kami lalapit sa iyo. Hindi pala pwede na libangan lamang namin ang simbahan. Hindi pala pwede na milagro lamang ang hanap namin sa iyo. Ang kailangan pala'y maging tapat kami sa iyo, Panginoon. Sana po mangyari ito sa aming buhay. Matutunan na namin na kami naaapektuhan ng aming pananalig sa iyo, ng aming pagmamahal sa iyo. Hindi pala pwede kung hindi kami iyong isusuka, iluluwa mo kami. Yan ang sabi mo kay San Juan. Panginoon naming Diyos, kaya naririto kami, muli naming inihahayag sa iyo na kami maglilingkod ng tapat, na kami magmamahal ng tapat. Patawarin mo kami kung kami malagihay. Patawarin mo kami kung kami parang naglalaro lamang sa aming pananalig. Damhin mo, Panginoon, ang aming pag-ibig ngayon. Nakatayo kami at sumasamba sa iyo. Ikaw lang ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang, Panginoon. Ngayong gabi rin, nagtitiwala kami sa iyo. Alam namin na ikaw ay napakabuting Diyos at lagi mo kaming pinagbibigyan. Kaya kami umihiling sa aming mga pangangailangan para sa aming suliranin mga problema at para sa mga karamdaman na meron kami at ang mga mahal namin sa buhay. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon, kaya hawakan mo kaming lahat. Hawakan mo kami. Pagalingin mo kami. Hawakan mo kami upang ang aming mga suliranin ay gumaan at tuluyang mawala dahil sa pagtitiwala namin sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kami nagtitiwala na kami itatawid mo. Salamat po. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sabihin mo sa katabi mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon. Salamat po ang lahat po naming iniling ay iniling namin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.